Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Guys, ito na yung dalawang didose na pinanggalingan ng lumang video. Okay, ano? Yung dalawang dikinsin nito na sub, ginawan ko na siya ng video. Ginawa natin na dual subwoofer, ano? Doon sa isang box na L-ported. So, ito ngayon guys, siya naman ang gagawan ko ngayon ng box, no? Pag-iwalayin ko silang dalawa, single naman sila, gagawin kong three-way. At ito na yung mga ilalagay nating mid-range, dalawang D5 na mid-range, tapos dalawang tweeter na metal down. Ito naman yung mga kanyang accessories. Okay guys, gagawin ko lang siya ng box siguro, hindi ko na ipakikita doon kung paano ko a-assemblein. Kung nayari ko na pag natapos, doon ko pa lang ipakikita. Okay guys, a-assemblein ko lang yung kanilang mga box, ano? Hindi ko na siguro ipakikita sa inyo kung paano ko siyang a-assemblein. Panoorin na lamang ninyo yung mga naunang video. Nandun naman, kaya kung paano kong ina-assemble yung mga speaker doon. Ganun din yung guys, ano? Same lang yung procedure ng pag-assemble ng mga speaker box. After ito guys, after kong mabuo yung kanilang mga box, ipakikita ko sa inyo kung ano yung design, kung ano yung disenyo na ginawa ko para sa kanila. Okay guys, tara. Okay guys, ito na yung box na na-assemble natin para sa kanya, no? Kung mapapansin nyo guys, nandun yung kanyang mid-range, nandun yung kanyang tweeter, tapos katabi na ang tweeter yung dalawang air vent, no? So kung nakapatayo siya guys, ganyan yung kanyang design. So magkaiwalay, magkatapat yung mga mid-range, no? So ganyan yung design. Okay guys, dako naman tayo sa sukat ng box, no? Magsimula tayo sa front, itong pinagkakabitan ng speaker, no? Guys, yung kanyang lapad nasa 14.5 inches, no? 14.5 inches. Yung kanyang taas nasa 22 inches, no? Itong loob, itong pinagkakabitan ng speaker nasa 22 inches. Ngayon guys, yung kanyang dalawang siding, itong kanan at itong kaliwa, so nasa 22 inches din, ano? Parehas sila nito. Parehas. So, magkakat kayo yung dalawang siding na 22 inches. Na ang lapad ay 13 inches. So, mangyayari yan, 22 by 13 inches. Yung kanyang dalawang siding. Okay. Dito naman sa iba ko, guys. Itong pinakatap niya, tumba lang natin. Nakita. Ito naman guys, nasa 16 inches. So guys, yung kanyang haba ay nasa 16 inches. Siyempre, yung kanyang lapad, 13 inches din. No? So, 13 inches din yung kanyang lapad. So, same ng side. Okay guys, mapapansin nyo sa ibabaw, ano? Nakapatong itong top dito sa side. No, kaya ang bilang niya ay 16 inches, ano? Yeah, yung top niya, 16 inches. Okay guys, ito namang kabuuan niya, 16 inches na rin. Ayan, o. 16 inches by 13. Okay? So, ang kabuuan niya guys, pagka na-assemble na, ang kabuuan niyan, papatakyan ng 23.5. No? Ayan guys, oh. 23.5. Yan yung kabuuan. Okay guys, dapat naman tayo sa dimension, ano? Yung dimension niya guys,
mula dito sa front hanggang dito sa siding niya, no? Nasa 1.5. Kasama na guys, liston na. Kasama yung liston. So kung walang liston, papatak lang yan ng 1 1/4. Okay? Yung dimension naman mula doon sa loob hanggang dito sa circle niya, dito sa circle sa loob, nasa 10.5. No? 10.5. Ngayon, dahil nag-additional tayo guys dito, nag-additional tayo sa labas. So, papatak yan ng 11 3/4. Ang ganito guys, ito na yung pinakakanto niya. Itong sa labas. Itong pisngi niya, so 11 3/4. Pero kung pag-uusapan yung sa loob, ito, nasa 10.5 lang guys. Okay guys, siguro pipinishing ko lang muna. Pipinishing ko, lilihan ko pa siya ng 240. After nung guys, kakabit ko na yung mga speaker, mid-range tweeter, at yun, isa sound check na natin. Okay guys, ito na siya, no? Napulido na siya, no? Naliha ko na ng 240. Tapos, naikabit na natin yung tweeter, mid-range, yung handle, at yung mga speaker niya, pipinturahan ko pa dahil medyo kinakalawang. Hindi naman babagay kung ikakabit na natin, ano? Okay guys, tingin nyo itong ano, no? Yung bilog niya. So, lalo siyang lumutang mula noong napulido natin ng 240. Mas nakita yung angat niya. Okay guys, ito na siya, no? Napintura na natin. Kaya lang guys, mahalata mo yung pinanggalingan ng kalawang. Hindi siya basta-basta tinatabla ng pintura. So, hindi siya maganda para sa bentahan. Ang mangyayari guys, gagamitin ko na lang siya pang miday doon sa dalawang dual sa buffer na D15 na L-ported. Doon ko siya imamats, ano? So, magiging pambahay na lamang siya, guys. Okay, guys, ha? Tara. Soundcheck na natin. Nga pala, guys, may dalawang itsura ito, no? Kung mapapansin nyo, yung dalawang air vent, magkatabi doon sa itaas. Tapos, pinagtapat natin yung dalawang mid-range. So, guys, may dalawang itsura yan, ano? Ito, yung una, yung patayo. Okay, guys, pakita ko naman yung isa. Ito naman, guys, yung ikalawa, no? Nakapahiga siya. Yung guys, ano, mapapansin nyo yung handle. So, isa lang yan guys, ano, tag-isa lang yung handle para pwedeng ihiga, no? Pwedeng itayo, pwedeng pahiga. So, depende na sa inyo guys, ano, kung paano magiging forma yan. Okay? Okay guys, sound check tayo, no? Kaya lang, hindi natin ganong galaksan gawa ng Web Santo ngayon, ano? Tara guys, sound check natin. Play tayo ng kanta mula kay Christian Naibe. Guys, sinahan ko lang.
Okay guys, ano? Pinutol ko na kagad, so hindi ko na tinuloy. Gawa ng webisant mo ngayon, baka may magalit dahil may mga namamanata. Pero base naman sa napakinggan natin, kahit nasabihin natin instrumental lang siya, maganda naman yung kanyang tunog. So malinaw guys, ano? Bagaman siya ay didosi lang, 250 watts na concert. Siguro itutuloy ko na lang sa sunod yung kanyang sound check. Imamas ko siya doon sa dalawang subwoofer na dual speaker na D15, ano? Okay guys, huwag niyo pong kalimutan, pakisupport po ang aking munting channel. Pakipindot po yung subscribe button. Pakilike na rin po. Ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay sumating lahat. Salamat po sa inyong lahat.